Oh. Hello mga kapatid, magandang araw po. Kasama natin si Ate Nunette nandito sa likod. At asawa ni Brother Carlo. Pangalan mo, te? Rochelle. Rochelle at si Brother Carlo. So, siya po yung mag-share ngayon. At sana nasa mabuting kalagayan po kayo. At salamat sa walang humpay kahit nasa ibang bansa kayo. Nandito lang kami sa Pilipinas. Pero, nakaiba. Okay, pasensya na po. Nawala yung signal natin. At mipa tayo kay Ate Nunette. Malakas itong, signal ni Ate Nunette. No? Lumili ko yung bar. Dahil sa dami. So, mag-greet muna tayo sa mga, meron tayong 81 viewers agad, no? 89. So, hanggang umabot ito ng 200, magsimula na ang pag-share sa magandang story. Very inspiring mga kapatid. Ang ating mapakinggan ngayon. 360 degree yung conversion niya at yung pagkabago sa kanyang pananaw, sa kanyang buhay. Pero shout out muna tayo kay Arshili Rosales, Dines Cantina, at si Mary Ann Jimenez, si Jing Rios Mel, good day father, asaman mo father, God bless, secret, at si Yolina Pranan, salamat sa Ginoo, amping mo kanunay, sa biyahe sa imong mga kauban, father, si B. Juvives, no? So maraming nanonood sa atin bro. Mayong udto father, magmisa ka sa Valencia karong Domingo father. O may misa ako. At si Joy Saguban is watching, si Gina ko. Mayong sa baron buntag, mayong buntag. At si Matan Golias Aligalan, hi father. So mga kapatid, hindi ko mabasa lahat ng mga message ninyo, kaya dami. Hindi ko mabasa, mawala yung mga message ninyo. Si Irene Seth sa Panakan, no? Lagi itong nanonood. Kahit wala tayong, hindi tayo mag-live, nanonood dito. Si Evelyn Rivera, nanonood sa atin. Si Condiza Sumbakil, nanonood din sa atin. Ito si Ate Nunette, kasama natin ngayon. Hello. Greetings muna, Ate Nunette. God bless you. At invite mo sila sa iyong mga travel agency, Ate Nunette. Sa November 4 to 18. So, Holy Land. Holy Land. Yung natatakot sila sa gira doon, Ate Nunette. Paano mo yan ma-console yung mga tao? As long as the ministry will allow our entry to the country, it's safe. Safe and everything is going as normal. Mm. Well, meron ng Diocese of the Pulugtin na pumupunta doon. Oh. Ngayon lang. Ngayon lang buwan na ito. At greetings na. Good morning. May God's peace be all of us. Enjoy the live. Makilala mo. Ay, ako pala si Rochelle, wife ni Carlo. ang ating gwapong driver. Gwapong driver natin ngayon. So ngayon, Brother Carlo, no, while nagdo-drive, pakinggan natin. Si Brother Carlo pala, while nagdo-drive siya, nag-evangelize siya sa mga pasahero niya. So, different nationalities, no? Sineshare niya yung salita ng Diyos. Hindi po yan ganyan, no? Bakit nagaganyan ito? No? Hindi naman siya lumipat sa born again. Hindi kailangan nalilipat para mag-preach tayo sa katotohanan, no? Dapat pakinggan natin ang kanyang storya. Siya na bahala magsimula nito. So, okay lang ba na hindi nakatingin sa camera? Sige, okay lang. Siya nagda-drive. Nagda-drive siya. Okay, so, I'm Carlo Matrinia. So, I was an OFW before in Singapore. Mm. And ngayon, how many years ka sa Singapore mo? Around 12 years. 2010 until 2022. Matagal. Yeah, tagal din. So, now I'm back here in the Philippines and I'm doing Grab. So that I'll be with my family. So ito yung asawa ko. I have three daughters. Age 18. 18, 10, and 9. Yeah, so anong nangyari sa akin? So something happened to me on 12th of May. So, pa. Bago lang, last month lang. Yes. And it changed my life forever. Wow. Yeah, so actually, yung
Nag-start yan kasi nanood ako ng video ni Father Darwin. Kaya manood talaga kayo. Salamat sa Diyos. So, nanood ako ng video ni Father Darwin about deliverance. Tapos, sabi kasi ni Father Darwin, dalawang klaseng sakit. There's a natural illness and the other one is spiritual illness. So, kailan tayo magka-spiritual illness? When we commit sins. So, when we commit sins, let's say yung sin mo is lust. So, that's sin of lust. Meron palang specific demon na nag-attach dun sa sin na yun. Yan yung demon of lust. And this demon will start enslaving you. So, ganito mangyayari niyan. So, let's say yung lalaki, meron siyang asawa. So, pag gusto niyang makipag-intimate sa asawa niya, tinanggihan siya, gagalit yung demonyo, gagalit din siya. Pero pag pinagbigyan, tatahimik na yung demonyo, tahimik din siya. Tasabihin naman ang demonyo, bukas naman. Next 2 days naman. Ang pangalan ng demonyo? Demon of Lust. Asmodeus. Asmodeus. So, ulit na naman yan. So, pag tinanggihan na naman ang asawa, gagalit na naman yung demonyo, gagalit din siya. Pero pag pinagbigyan, tahimik na naman, sabihin na naman yung demonyo, bukas naman. Bukas naman. Days naman. So, like, yan yung tinatawag nating bandage of sin. Now we're enslaved by the demon. Now we'll just keep on feeding the demon with lust. Kasi yun yung gusto niya. We keep on sinning. Bakit gusto ng mga demonyo na we keep on sinning? Because if we keep on sinning, we're moving away from God and we are on our way to hell with them. Kasi may hell sila eh. So anytime you die, tas ang dami mong sins, hell ka talaga. Because you cannot be in the presence of God because God is holy. Okay, so nung pinanood ko yan, yung mother-in-law ko kasi, she has high blood pressure. Tapos every night, around 6 p.m. Ilang taon na siya? 70 plus. Wow. Bonus. 77. Bonus. So, every 6 p.m, tumataas yung BP niya. 180 or every 6 p.m. Around 6 p.m. Ganyan, high blood talaga. May oras. May oras. So, sabi, actually, tinanong ko talaga si mama. Sabi ko, ma, ba't ganyan yung high blood mo, may oras? Parang napaka, di ba, natural. Mysterious. Yeah, natural. Mm-hmm. So, tapos hindi siya nakakatulog sa gabi. Grabe yung anxiety niya, negative thoughts. So sabi ko, baka spiritual in nature yung sakit ni mama. Mm-hmm. So, kaya sabi ni Father Darwin, kailangan mag-deliverance pag spiritual yung sakit. So ang requirement pala is to do cares. Mm-hmm. Cares is confession, adoration, Rosary, Eucharist, Communion, and Sacramentals. Yan yung Holy Water, Holy Salt, and Holy Oil. Kasi ko, sige. So, first step pala is confession. So, mag-confess ako. More than 2 years na akong hindi nag-confess at that time. And yung last confession ko with Father Darwin din. So, naghanap ako ng confession sa place namin. Wala namang confession, misa lang. Nakahanap ako ng confession sa Christ the King. Malayo yan sa iyong bahay? Medyo malayo din. Siguro mga around 6 to 8 kilometers. Ikaw lang nag-confessar? Kaming lahat actually. So all my children, my wife, and ako nag-confess. Yeah. Tapos ang motivation ko talaga, kasi yun nga, you cannot, ang deliverance kasi, you're actually driving out demons who are causing the illness. So how can you drive out demons kung unclean ka din? Ang dami mo ring sins, ang dami mo ring demonyo. So you have to be clean. So yun talaga first step, confession. So if that's the case, then I need to confess all my sins. Kailangan walang matira or else unclean ka pa rin. So I wrote down my sins on paper. Kasi usually ang nangyayari pag hindi mo sinusulat, yes, you have 10 sins, ang nasabi mo lang 5, nakalimutan mo yung 5, so unclean ka pa rin. Kasi hindi mo kinonfess yung 5 ay natira. So sinulat ko siya, more than 20 plus sins. Kasama doon, my filthiest, most immoral, embarrassing sins. Sabi ko, bahala na, nakakahiya. Sabihin ko na, because I want to be clean. Amen. Yeah, so on 12th of May, pumunta ako doon, 4:30 p.m. And then I mentioned all my sins. I read talaga lahat, wala akong in-skip. And then sabi ko sa priest na, that's all, Father. So alam mo ba nung sinabi niya, I absolve you. Nag-react yung katawan ko. I was not expecting anything. Pero nag-react yung katawan ko. Parang merong something from my upper shoulder
para siyang vertical wind, parang may lumabas going to the sky like nung sinabi niya, "I absolve you." Kumanyan, sabi, so na-shock ako, sabi ko, ano yun? Pero syempre, hindi ko na inintindi yun. So tinapos na yung confession. And when, kasi nauna yung mga anak ko, tsaka yung asawa ko nag-confess, nandun na sila sa pew. Pagbalik ko sa pew, tapos nakita ko yung face ng asawa ko, naramdaman ko kagad na hindi niya kinonfess lahat. Mm. Oh, na-feel ko talaga. Mm. Tapos after few days, tinanong ko sa kanya, "Di mo kinonfess lahat, no?" Sabi na hindi. So, yun pala yun. One of the gifts of the Holy Spirit is discernment of the spirits. So biglang naramdaman ko na na itong taong to, ang dami niyang kasalanan, kailangan ko siyang kausapin para mag-reconcile with God. So so that's one. So that night, nag-deliverance na ako sa mother-in-law ko. So tapos na yon. Tapos everyday hanggang ngayon, tinatanong ko talaga siya lagi, "Ma, kumusta? High blood ka ba?" "Hindi na daw." Tapos nakatulog ka ba sa kape? Kagabi, nakatulog naman daw. So yung mga 6 PM episodes niya na very frequent nangyayari before, hindi na nangyayari ngayon. So, at least... So, gumaling na yung mother-in-law mo. Malaking pagbabago sa ano, sa kanyang condition, physical condition. Kasi before talaga, almost every night. Nakatulog na siya ngayon. Nakatulog na siya ngayon. May mga days na hindi siya makatulog, pero much better yung na oras ngayon. Niya. Yes, yung oras na mga high blood siya. Ngayon, yung mga 6 PM, wala. Every night, tinatanong ko si mama, hindi na siya high blood. So... malaking change talaga yung improvement sa condition niya. And so tapos na yun. Pero yung best na nangyari na is not about my mother-in-law. It's actually about me. Because on 12th of May, God saved me. Kung namatay ako before 12th of May, I'll be in hell. Because I'm a very sinful man. So, and totoo yun, no? Pag sinful yung father or mother, it affects the children. So, sinasabi din ni God yan. "I will punish the children for the sins of the parents up to fourth generation." Yes, nasa Biblia yan. Yes. So, kaya yung eldest daughter ko, nade-depress, wants to kill herself, so mag-suicide. And we don't know why. Tinatanong namin siya, sabi ko, "Ate, ba't nade-depress ka?" Di rin niya alam. Hindi rin namin alam. Because for me, we are good parents to our children. Mm-hmm. But not I'm not a good husband. And so ayun, so ang reason lang talaga mahanap namin is hormonal imbalance. Kasi walang reason eh. So baka nag-imbalance lang yung hormones niya, kaya nade-depress siya. But actually, it was me. Ngayon ko lang naintindihan. Ako pala yung reason. Kaya ganun yung anak ko. And since 12th of May, no, I'm always observing my eldest daughter. Much better na siya ngayon. She's happy, playing with her sisters. And then nagpa-participate na sa mass. Dati hindi nagpa-participate eh. Tapos pag nag-pray kami, nakaluhod na kami lahat while praying the rosary. So before, nakahiga lang yung mga yan. So yan. God did not just save me, but save my children, especially my eldest daughter. Yeah, from depression. Yes, from depression. So na-connected sa mga kasalanan mo. Yes. Na ngayon, na-liberate na dahil sa obsession po yun. Yes. Yung suicidal tendency. Yeah, so yan yung malaking pasalamat ko kay God. Parang na-overtaken mo na si Ate Nunet, ha? Praise the Lord. Ate Nunet. Ayan, so since then, no, I already offered my life to God. I told God na, "God, I offer you my life. Whatever you say, I will do." Amen. So, yan na yung promise ko sa kanya. Mm. And may napanood akong video. It's about the terrorists who found Jesus. So, panoorin niyo yan sa YouTube. Kasi maganda yung story niya. So, yung terrorist na yun. Muslim ito. Muslim. Iranian. So, napaka-Muslim. Taga-Iran. Member ng Hezbollah. So talagang yung Hezbollah ay terrorist group. Yes. Terrorist. From Iran. So different terrorist group, different countries. Ang pangalan sa terrorist group sa Iran is Hezbollah. Yes. Pag mga Houthis naman, Yemen yan. Member siya ng Hezbollah. And he participated in many hangings. Marami na siyang pinitay ng mga tao. So killer talaga. Marami siyang pinatay. So he went to Malaysia and he got arrested in Malaysia for fake passport. At meron din siyang dalang 34 fake passports aside from passport. Grabe lang. So nakulong siya sa Malaysia. One night,
sa cell niya may bumisita sa kanya. An evil spirit. So, na-feel talaga niya yung presence of the evil spirit. Then, sinakal siya. He was strangled. Hindi siya makahinga. So, as a Muslim, he prayed to Allah. While he prayed to Allah, lalo siyang sinakal ng evil spirit. So, malapit na talaga siya. Yes, malapit na talaga siyang mamatay. Hindi siya makahinga. Merong bumulong sa kanya. Call in the name of Jesus. Tapos, yung sinabi niya, Jesus, if you're real, show to me. Hindi daw niya alam kung bakit yan yung sinabi niya or yan yung sinabi niya. At hindi pa tapos yung sentence, nawala na yung demonyo. Siguro nung pagsabi niya Jesus, wala na. Tumakbo na. So na-confuse na siya as a Muslim. Sabi niya, I devoted my life to Allah, hindi ako tinulungan. Tinulungan pa ako ni Jesus na wala akong ginawa for Him. So na-confuse na siya. Sabi niya, okay, I'll pray for 2 weeks. I'll fast. Di ako kakain. I'll pray to Allah to clarify because I'm confused. So nag-fast and pray siya for 2 weeks. He was reading the Quran cover to cover. For 2 weeks, walang sagot. So he got very frustrated. Sabi niya, Allah, I devoted my life to you. I killed for you. And you know in my heart, I love you. I want to please you. Tapos one question lang, hindi mo masasagot. So he was very frustrated. Sabi niya, ayaw ko nang magdasal sa iyo. So hindi na siya nagpe-pray to Allah. Then one night naman, sa cell niya, may bumisita naman sa kanya. This time, it was Jesus. So, he didn't know Jesus, but he felt the presence of God na very holy. So, yung holiness of God na i-feel niya, and he also felt the weight of his sins. So, sabi niya, I know that God is just. And since God is just, I should be killed for my sins. My punishment should be death. And I don't want to die. So, he said, God, forgive me. God, forgive me. God, forgive me. So, sinalapitan siya ni Jesus, sinawakan yung shoulder niya, sabi niya. I forgive you. And parang there's a wave of wind going through his body and he the really, same experience sa iyo. Sa akin paakyat, sa kanya papasok. It is the Holy Spirit. So he really felt forgiven. So sabi niya, who is this man who can forgive sins? Ang alam ko si Allah lang. So who is this man? Sabi niya, what is your name? So sabi ni Jesus sa kanya, I am the way, the truth, and the life. Hindi niya maintindihan kasi Muslim siya. Sabi niya, what is your name? Sabi ni Jesus, I am Jesus Christ, the living God. Tapos parang nawala daw yung bones sa katawan niya. Bumagsak lang siya in front of Jesus and he cried for 2 hours. Iyak lang siya ng iyak. Iyak lang siya ng iyak. Tapos sabi ni Jesus sa kanya, how easy it was for me to forgive you. Tapos sabi niya, Lord, like drinking water. Oh, no, Lord. Easier than drinking water. Tapos sabi ni, tapos meron siyang nakitang vision. Yung different people from different generations, different nationalities, committing sins. Nakita niya in a vision. Tapos sabi niya, Lord, ganun din ako. Tapos sabi ni Jesus sa kanya, how easy it was for me to forgive you, I can forgive them. But who will tell them? Sinong magsabi sa kanila na pwede ko silang patawarin? Tapos sabi ng terrorist, send me, Lord. Tapos sabi ni Jesus, go. Alam mo yung message na yon sa terrorist, message ni Jesus to the terrorist, hindi lang yun para sa kanya. It's for all of us. It was for me. That's why sabi ko kay God, I will tell them. So since 12th of May, yun yung ginagawa ko sa lahat ng mga passengers ko. Kahit Jew pa yan, German, American, Chinese, Japanese, Korean, Muslim, Iglesia ni Cristo, born again Christians, lahat. I talk to them that God loves them and God wants them to reconcile with Him because God wants them to be in heaven with Him. Amen. So yan yung sinasabi ko sa kanila. And may magandang story ako rin, no? Last Saturday night lang, may nag-message sa akin na pasahero ko. Tapos sabi niya, ito yung sabi niya. Tinan ko lang yung message niya. Okay. So, nag-drive siya at nag-evangelize. Sige. Ay. Driver na preacher pa. Okay, dapat na. Ayan. So, sabi niya, hi sir, this was
last Saturday lang, ha? Na Saturday night. Kaya yung, galing kay Brian? Yeah, June 15. Mm-hmm. Sabi niya, "Hi sir, thank you for sharing the word of God. I'm considering taking my life a few moments before you accepted my crab hooking. Ito po yung negative thought na nabanggit ko sa iyo kanina. I believe that God arranged everything, kaya kayo po yung nasakyan ko. Thank you and may God bless you. Sana mas marami pa kayong buhay na matouch and masave na souls." So, alam mo, when I saw this message, lalo akong ginanahan na spread, yes. Kasi I'm actually saving souls from hell. Kung nag-suicide siya, hell talaga siya. Planning to take his life, di ba? A few moments before you accepted my Grab booking. At alam mo, nangyari pa before that? So before sa kanya, I was in, pauwi na ako, gabing-gabi na, may pumasok na booking. Tapos yung pick-up point nila, yung dadaanan ko na, so I have to make a U-turn, balikan. So habang papunta na ako doon, nag-cancel yung pasahero. So sabi ko kay God, "God, akala ko ba kausapin ko yun? Bakit nag-cancel?" Oh, kasi gusto ko yun, kasi more than 300 yung babayad niya, eh. So sabi ko, "God, bakit nag-cancel yun? Eh, akala ko ba kausapin ko yun?" Tapos biglang pumasok booking niya, ito pala yung gusto ni God na kausapin ko, kasi mag-suicide na. Kaya kinancel yung isa. Kasi kung pumasok yun, hindi ko talaga makukuha to. Kasi malayo yung destination nila, eh. Patay na yan ngayon. Yan, so grabe. Since 12th of May, no? Ang dami akong magagandang kwento na I can really see na God is working and God is alive. So always alive. Always alive. Praise the Lord. Magkatindig na balahibo yung story. Ano? June 15 pa. Yun ay June 21. June 15. Ngayon 21 tayo ba? Grabe. At ito yung message niya sa akin. Friends na kami sa Viber. Nag-chat pa kami. So mga kapatid, kung ating lubos isipin, maganda talaga na gagamitin natin lahat ng oras natin to proclaim the good news. Dahil maraming mga tao na nakikinig at na-enlighten yung isipan nila sa katotohanan. Yes. Yung katotohanan. Truth and love. Oh, truth and love. Dahil yun po ang magkapagbigay natin ng kapayapaan. So, May 12, na-touch, na-move yung buong buhay ni Brother Carlo. At ngayon, marami naman siyang na-inspire. No? Yeah. So, ito yung message niya sa akin. Yes. Sabi niya, "Good morning, Sir Carlo. Ginawa ko na po yung confession and prayer ngayong morning. Ang gaan ng pakiramdam ko, parang ang gaan ng balikat ko bigla and ang liwanag ng paligid." Yan diba? Po ay tinatawag na obsession, Brother Carlo. Yung negative na yung thought mo, kahit maliit lang yung problema mo, i-magnify ng demonyo. Yes. Totoo na may demonyo, eh. Totoo yan. At it is a spiritual reality. It is not a concept of the apostles. It is not a theological concept. It is a spiritual reality. It is real in the here and now. And may magandang experience ako dyan, Father, no? Last night lang. Last night naman. I was able to successfully cast out a demon from a person. Wow. So, habang nagka-cast out ako ng demon, may interference sa laptop sa harap niya. Na talagang gumagano-gano yung search page. Habang kina-cast out ko yung demon, gumaganan. Pinatay na lang yung mouse para hindi gaganan. Eh, ayaw pa rin ma-stop. Ganun ang ganun pa rin. Habang lumalakas yung sinasabi ko na the demon to go out, lalo siyang buwibilis. At nung tumigil na lang ang deliverance. And from a very angry person, tuwang-tuwa na after. So makita mo talaga na yung demon of anger and pride natanggal. Iba na yung disposition ng tao after nung deliverance. So that was just last night. Totoo yan. At sana sa mga nakirinig ngayon, do deliverance, mga kapatid. Malaking tulong po yan. Gamitin niyo yung prayer of the church. At yung experience ni Brother Carlo will be your experience also. Marami tayong may empower na leading us to the sacrament. At ito namang nag-chat ni Brother Carlo, nag-receive na ng sacrament of confession. Yan po ang pinakamalaking malaking milagro. Ang pinakamalaking tuwa ng Diyos kung may isang makasalanan na lalapit sa Kanya. Yes. Party sa heaven. Luke chapter 15 verse 10 mo siguro yan, no? There is great joy. Yes. Not ordinary joy, but great joy in heaven over one sinner who repents. Who repents.
mo. Yeah. And the 99 righteous do not need to repent. So, party hands sa heaven. Yes. They're very happy na nag-repent yung isang sinner. Ako yan, noong 12th of May. Party sila doon. Precisely. And then, mula noon ay ginagamit na yung panahon niya. Excited siya na gigising sa umaga para isiwalat niya yung kanyang conversion story. At yung conversion story niya ay maka-inspire naman sa iba. Yeah. Marami akong story. So, okay. Last, mga siguro, mga, I think, few days ago, that was 9 p.m. na, meron akong pasahero. I was somewhere in the south, malayo. Mm-hmm. Tapos, pumasok yung booking, yung amount, nakita ko, more than 2,000 pesos babayaran niya. Mm-hmm. Sabi ko, saan to pupunta? Ang layo, 2,000 pesos. Mm-hmm. So, papunta pala siya 82 kilometers kung nasaan kami. Mm-hmm. 82 kilometers. So, ang layo. Pero sabi ko, hey God, God, alam ko naman, kakwasapin ko to. This is your will. Thy mm-hmm. will be done. Pupunta ako kahit 9 p.m. na. So, mm-hmm. inantay ko yung pasahero. Dumating, dalaga, 21 years old, mag-isa. Mm. Bibiyahin ng gabi na ang layo-layo. Mm. That's when we were going to that area, no, no street lamps. Madilim, sobrang dilim. Kaya na-realize ko, kaya siguro ako pinag-drive ni God sa babaeng to para safe siyang makarating sa bahay niya. Mm. Kasi gabi na, it's mag-isa lang siya eh. Mm. Kasi ito pa yung kwento. Yung cash ko was just 2,300 pesos. Mm-hmm. So kasi konti na lang yung gasolina ko, nagpag-gas ako full tank, 1,900, so 400 pesos na lang natira. Pagdating namin sa expressway, nag-top up na naman ako ng 400 pesos para sa toll, para sa card ko. Mm. Okay, para hindi na kami dadaan sa cash, sa RFID na. So wala na akong pera, kasi yun yung lahat cash ko eh. Mm. Tapos meron pa kaming isang expressway pang dadaanan na hindi pwede yung card ko. So, eh, ano pang bayad ko doon? Wala na akong cash eh. So sabi ko doon sa nagbabantay na wala na akong cash, sabi ko sa pasahero, pwede bang ikaw na lang magbayad? Ay, ito pang nakakatawa, wala din siyang kapera-pera. Walang pera kasi yung magbabayad, yung mama niya na andun sa destination. So, wala ka lang siyang pera. Wala din akong pera. So, ano pa bayad namin sa toll? 44 pesos. So, sabi ko sa nagbabantay, pwede bang GCash na lang? Di daw pwede. Pwede bang card na lang? Di rin pwede. Cash lang. Eh, wala akong pera. Wala din siyang pera. So, nag-start na siya maghanap dun sa bag niya. Nakahanap siya ng isang 10 piso at isang 5 piso. 15 pesos lang. Hindi alam ng hindi alam nung nagbabantay sa toll ano nangyayari sa sasakyan. Tapos biglang sabi na lang niya, ah, sir, 14 na lang bayaran mo. Oh, di ba? Kasi 15 lang pera, 15 pesos lang pera niya. So nakalusot kami. Oh, di ba? Makikita mo talaga na God is working. Kaya pala 15 pesos lang pera niya. Kasi babaan pala yung 44 maging 14, makabayad pa rin kami. Oh, di ba? So nakabayad kami, nakalusot kami sa toll. So pagdating sa bahay na 12 midnight na. Kung yung mind mo no is still worldly, sabihin mo talaga, wala na akong makuhang pasero kasi tulog na mga tao. 12 midnight, sino magsasakay sa'yo? From malayo-malayo, balik sa bahay ko. So wala kang makuhang pasahero dyan. So, pero ako, I trust in God. Alam ko naman na hindi ako magsayang ng gasolina papunta dito tapos bilang wala akong sa pasahero pa-uwi. Yung Grab kasi meron siyang feature na destination. So ibig sabihin, pag iset mo yung destination mo, let's say sa bahay mo, lahat ng pasahero na papunta doon, ibibigay na ng Grab sa'yo. Mm. Pero maximum of 4 trips lang yan. Mm. So, sinet ko na yung destination sa bahay namin. Pero alam niyo ba, yung lahat na 4 trips, meron akong pasahero. Ubus yun, until makarating ako sa bahay. Wow. That day, I earned almost 5,000 isang araw. Yung goal ko lang sa isang araw is 3,000. Pero that day, mabot ako ng almost 5,000. Mm. Tapos, nakarating ako sa bahay 2 a.m. na. Pero still happy kasi yung kausap ko rin yung babae, sabi din niya, tamang-tanga po na nag-usap tayo kasi plano ko na talagang magka-boyfriend. Eh ngayon nag-usap na, ayoko na mag-boyfriend kasi baka magkasala lang ako. Tapos bumalik na rin siya doon sa church nila. So alam mo, well, there are no accidents in this life. God has sovereignty on everything. He has control on everything. So, amen. Kung mag-meet tayo, it's because God wants us to meet. Amen. And so, lahat yan sila. Alam ko naman, lahat ng sasakay dito, God wants me to talk to them. Kaya sila sa mukha. So, yan. Yan yung ginagawa. Ang ganda. No? So, naubos ng pera, pero nilagdagan ni Lord, no? Higit pa sa inaakala mo.
So God is a God of surprises. Yes. And He's really faithful. Kung anong sinabi niya, gagawin niya. Amen. As long as until the end. As long as you follow His commandments. And sabi niya, if you love me, follow my commandments. Whatever you ask may mga, in my name. May mga grab taxi na dudublihin yung ano, di ba, pamasahe. Hihingi ng additional. Pero ang Diyos na nag-additional sa iyo. Dubli pa. Very inspiring din. Maraming mga reklamo doon sa Tagbilaran. Yung mga tricycle at internet. Hihingi ng biyan taripa. Dahil parang hindi na serbisyo ang binibigay ng taong bayan. Kundi we are parang ang ating mundo ay umiikot lang sa pera. Yes. Hindi na sa tunay na pagserbisyo sa Diyos at sa ating kapwa. Ito po ay magandang storya po, very inspiring sana sa mga taxi driver, maka-inspire ang storya sa ating kapatid. Nawala ng pasahero, alas 12, sino mga bang gising dyan. Yeah. Pero yung 4 trips niya ay merong sakay. Hanggang makarating sa bahay. No? Grabe talaga ang Panginoon, bro. Basta unahin mo yung pagservisyo na tunay, tunay din ang blessing babalik sa iyo. Hindi lang double, triple pa na blessing. Amazing talaga ang ating Panginoon, mga kapatid. May share pa ako, Father. Sige, patuloy. Yan, so yung intindi ko rin before na I'm a sinner and I'll keep on sinning. So makasalanan ako na tao, magkakasala talaga ako. So yan yung intindi ko. Pero hindi pala totoo yun. That's one of Satan's greatest lie. Kasi he's telling us na you keep on sinning. Kasi if you keep on sinning, anytime namatay ka, hell ka talaga. Kasi tayo yung kasalanan eh. Yan yung gusto niya. We keep on sinning. Pero anong sabi ni Jesus about sin? Yung story of the adulterous woman. So merong babae na huli committing adultery and they brought her to Jesus. Sabi nila, Master, this woman committed adultery. And in the law of Moses, she should be stoned to death. What do you say? Sabi ni Jesus, whoever of you who has never sinned, be the first one to cast a stone at her. Kung sino sa inyong hindi nagkasala, maunang bumato. Mm-hmm. O siyempre, walang bumato. Umalis na lang sila. So sabi ni Jesus doon sa woman, nasaan na yung gustong bumato sa iyo? Umalis na po. Did they condemn you? Hindi po. I will not condemn you also. Go now and never sin again. Never sin again hanggang mamatay ka. Ayun ang sinabi ni Jesus. Never. Hindi sinabi ni Jesus, okay lang, magkasala ulit. Hindi, sinabi niya, never sin again. Be holy as my Father is holy. Ibig sabihin ng holy, sinless. So dapat yan yung igogol natin na to be. Nung nakita ko ngayon, sabi ko, ha? Posible ba yan na maging sinless in this very sinful world? Posible. Kasi ganito mangyari niyan. Let's say for example, kinonfess mo na lahat ng sins mo to God. Katulad ng ginawa ko, kinonfess ko talaga lahat, kahit nakakaya, kinonfess ko na lahat. At ito yung sinabi ni God, no? I will forgive all their wickedness and I will remember their sins no more. I-forgive ka na, kalimutan pa niya. So parang wala kang nagawang kasalanan, kinalimutan eh. So parang ka na ngayon, kung kinonfess mo lahat, parang ka nang sinless, immaculate, pure. Kasi finorgive, finorget pa. Tapos so, let's say, ginawa mo na yan. So ngayon, sinless ka na. So ito yung struggle mo everyday. Magmura ba ako or hindi? Hindi. So hindi ka nagkasama. Sinless ka pa rin. Maging lustful ba ako or hindi? Ipikit ko na lang mata ko para hindi ako magkasala. Uli, sinless ka pa rin. Magalit ba ako or hindi? Hindi. Uli, hindi ka nagkasala. Sinless ka pa rin. Ituloy-tuloy mo lang yan. Always choose to be faithful to God. Pag namatay ka, then you will see the kingdom of God. Because sinning is always a choice. Choice yan. Wala naman nag-force sa'yo magmura ka. Ikaw naman ang pumili niyan. Wala naman nag-force sa'yo maging lustful. Ikaw naman ang pumili niyan. So choose not to sin. Choose to be faithful to God. Because you love God, then you will see the kingdom of God. Kaya nung nabasa ko rin yung verse na, for you to see the kingdom of God, you must be born again. Hindi ko rin maintindihan yan.